Anxiety is real, mga lalabs. Bakit ko? Bakit siya umiiyak? Bakit siya umiiyak? Sakit niya ang anxiety. Walang kwenta niya ang anxiety. Tinira niya naman siya. Nagpapansin. Thank you.
Thank you.
na mama. Sumabay pa yung ganun ka ulit. Cross open. Sabi mo kayo tutag ganun siya. Tapos ganun na. Ganun na. Gawin mo yung ginayin. Ganun ka. Ayan, gawin mo yung tap na lang. Sabi ko na ganun kasi ito. Ang tatlo na. Sumugod ako ng papa ng sasakay. Nakatricycle tayo? Hindi. Pumilang yung papa nun. Tapos pinakakulang natrabaho siya sa Manila. Huwag lang sumakit ng dito ko. Akala ko na ako yung kasipusor. Talagang yung sakit. Patagal dito sa simit. Dito dun sa puso ng tubay ko. Tapos yun naman, pag nandunggo na ako nag-re-rev na, diba? Wala akong tubig sa pag-re-rev na. Tapos biglang, yun, biglang sakit na ang nang biglang ako nakalig. Tapos yung nakaraos ako sa pagkait, eh. Nawala na yung sakit. Ayun, siyempre, sumagod pa rin ako napapa sa hospital kasi bakit ganun yung nararamdaman. Tapos yun yung mga... Wala na yung problema sa ano, kasi sabi na yung COVID ko. Para kang ina-atake ng high blood, parang gano'n. Kasi buong katawan ko nawalan din. Tapos yung katawan, yung kamay ko wala na akong karamdaman. Tapos yung mukha ko, sobrang manhog yan. Pasalamat na lang talaga ako. At yung ulo ko hindi masakit. Dahil kung masakit, ibang usapan mo. Hindi na maganda yun kapag masakit ako. Nagre-regla pa man din ako mga lalas ng dalaw ko man din ako. Pangatlong araw ng dalaw ko. Tapos sobrang sakit, sobrang sakit. Parang yun din ang dahilan kaya na-trigger yung anxiety ko. Solid, solid manhid. Parang kung ginagano nun. Parang sinasakal ng todo sa kan kaya hindi ako makamuha. Eh, hindi pwede mawalan ako ng brown bumps. Kasi dito ako humihinga. Diba kapag ang ubo ang sakit? Magpapunction. Solid mga lalaps. Ang inaano ko na to. Pag-ayaw yung sumpong. Pang limang sumpong ko na to. Yung last. Yung last sumpong ko mga lalabs, ano, February. February 29. Pangalawang, huling sumpong ko. Ay hindi, nagsumpong ako nung pero nagsumpong ako ulit. Naano ko lang siya. Hindi siya umabot ng 2 oras. Siguro mga 1 oras lang siya kasi naisipan ko kaagad gumamit ng brown bag. Kasi yun ang sabi nung doktor sa akin, mag-ano daw ako ng, in-exhale daw ako sa brown bag. So yun yung ginawa ko. Solid pag umiihi ako mga lalo, sobra sakit. Para akong mamamatay. Pero sabi ko kanina, si Lord na, kayo na Lord ang bahala sa akin. Hindi na ako nag-ano ng iba, basta yun lang yung sinabi ko, Lord kayo na po ang bahala sa akin.
Nagpapasalamat ako. Buti na lang dito yung mga anak ko. Eh kung hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Saya ni Lele, no? Valentine's sa Valentine's pa mo, mga lalang. So, ano ba? No, de. Saya ni Lele. Valentine's sa Valentine's, ganito yung wala na daw siya maririnig na kumakatak-katak. So, kuli, pag nilabaran mo yung nanay ko, papatay sa'yo ka. Sobrang, sobrang, mga lalang. Yung asawa ko na istorobo ko rogo, nasa simbahan na siya kasi mag-anak na siya ng dunia ngayon. Kaso talagang hindi ko talaga kaya sabi ko. Wait, hindi ko kaya. Ngayon nagmadaling mo, buti na lang malapit kung dito sa amin yung simbahan. Sobra mga lalab, sobra ano. Hindi lang nakagawa ng pala. Ako din, naman hindi mo nga ako kanina. Pag nakikita ko si mama niya nervous, nervous ko na. Na-trigger na naman ako ito sa consumption. Kanino mo papairam yan? Kanino mo papairam yan? Kaya nga ako lumabas ang parang. Kanino yan? O ba mo pinapairam sa kanya yung ano mo? Yung charger niyo? Baka sa kanya yung charger. Nawawan ang buwan. Kanino mga lalabs talagang solid. Hindi ko naroon lumanta. Grabe yung ano. Pag nasira yun, labot pa kay mama mo. Natapos ko yung inaano, tapos papayaran. Ay, paano nabawas si ano? Pamamahid niya. Uminom ako ng dalawang ano, pero sulfate. Yung ano. Mamaya din, mamaya. Gabi nga, inyong ka. Nataba din. Gusto, makurugoy yung, pa, yung asawa ko. Ay, kaya mo yung ano niya. Kasi iba yung ano ko kanina, iba yung pakiramdam ko kanina. Parang ako ganun ako, oh. Iba ganun. Nagaya niya si ano, si... Pero hindi ako may gawa nun, yung pamamanhid ng katawan ko may gawa nun. Si Angelina Jong. Parang ako nagpapaunti lips ba? Ano naman? Ano, this is pa tayo si Angelina Jong. Ano yung lips mo yun? Di mo? Parang kanan ba? Kala mo talaga pagdito ko na yung labi. Mama mo do. Pero hindi nakatagal pa. Hindi tulad pa rin yung sinasakal. Yung pamamanhid na sinasakal ako. Pero ngayon, hindi na. Solid yung pamamanhid na. Hindi na. Wala na. Konti na na. Sarap ka pa muna rin do. Tandang mo, makalawi ya kayo. Yung gusto mo, gano'n pa ako na ano. Kasi sabi ko, birthday naman ako ang bahala sa akin. Kaya siya lang naman na nakakaanam na nangyayari sa akin. Siya lang bahala sa akin. Hindi na ako maghihilin ng kalitin sa kanila. Kasi siya ang bahala sa akin. Kung ano ka naman nangyayari sa akin, kaloob niya. Kung aras ko na, tanggapin. Oras ko na eh. Yun ang panahon para kunin na ako ni Lord. Kaya hindi ko pa oras. Hindi pa panahon para kunin na ako ni Lord. Laban pa mama. Laban lang. Sabi niya mo, ang hirap pa kalalag sa ang hirap. Talaga, totoo na. Sobra hirap. Salamat talaga ako nandito yung mga anak ko. Kasi sak nangyari kasi yung kaalis lang yung asawa ko pumunta sa ano. Pumunta sa simbahan. Kasi schedule nun ng ano. Tawag dito. Binyab. Sensya na kayo. Baka makita nyo dyan na wala akong pa. Anong yan, mama? Huwag ka naiiyak, mama. Kaya naman na mama ni Jumami. Sobrang hirap. Hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo. Akin lang sinishare ko lang sa inyo na sa kabila ng nakikita niyo sa mga vlog ko na masaya ako. Pero sa likod ng saya na yun, may kinagdadaan na ako. Ang hirap pa yung mga nanobs. Parang di ba gano'n lang yun pag komedyante. Kita niyo saya-saya ng komedyante pero sa likod ng tawa ng mga komedyante na yun, puno sila ng problema. Ang hirap mga nanams. Pero lumalaban ako, gaya nga nila. Hanggang
Sabi nga, di ba? Hanggat nabubuhay, hanggat nabubuhay, hanggat nabubuhay, laban lang. Hanggat nasa iyo ang Panginoon, laban lang. Eh, yun naman, pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi. Kahit gano'n lang ang nangyayari sa akin, basta sinabi ko sa akin. Bigyan lang niya ako ng sa araw-araw para makayanan kong labanan tong anxiety na to. Kasi araw-araw talaga siya mga lalas. Araw-araw, hindi siya dito. Kumbaga sa ano, kumbaga sa ano, hindi ko pa siya nakakayanan, ano yun, parang ganun, parang hindi ko pa siya nakokontrol. Hindi ko pa nakokontrol ang ugali niya, parang ganun. Ang hirap kaya. Kahit sino naman may anxiety na katulad ko, hindi namin ginusto ko. Hindi namin ginusto, lalo na ako. Hindi ko ginusto to. Sobrang hirap. Sabi ko nga, wala na akong trabaho. Wala na akong may tulong sa asawa ko. Tapos nagiging problema pa ako dahil nga ganito yung problema ko. Ang hirap kaya. Kala nyo easy lang. Hirap. Pero si Lord na lang bahala sa akin. Pinapatakbo niya yung tinasekonder ko. Si Lord na lang bahala sa akin hanggat nasa puso't isip ko si Lord. Si Lord lang talagang bahala sa akin. Kasi siya lang naman talagang makakapagpagaling sa problema natin. Di ba mga lalas? Tapos nandiyan yung pamilya natin. Nandiyan yung mga anak ko. Nandiyan yung asawa ko. Iniisip ko na lang ano. Nagpapalakas ng loob ko yung pamilya ko. Gusto ko pa siyempre sila makasama na matagal na panahon. May share ko lang ha. Di ba aling mahaba itong video na to, di ba? Basta may share ko sa inyo mga lalat. Kasi matagal ko na siyang gustong i-share sa inyo. Kasi hindi lang naman ako may anxiety sa mundo ko. Sobrang hirap. Ultimo halos gawaing bahay, hindi ko na magawa. Sobrang, hindi ko alam kung yun ang side effects. Ang anxiety ko, nahihina ako, wala akong energy. Gusto kong magtrabaho, hindi ko magawa, hindi ko alam bakit, iniisip ko na lang. Hindi naman kasi nasabi ng doktor sa akin kung anong pwede maging effects niya. Basta pag sumusumpong na siya, may nareseta lang siya sa akin na gamot na yun na anti-depressant or anti-anxiety, mag-take lang daw ako ng ganon. Pero syempre ang hirap. Hirap kaya. Dati, kaya ko mabuhay ng ako lang mag-isa. Ngayon, hindi ko kaya mabuhay ng ako lang mag-isa. Yung dati, nakatira ako sa isang bahay, ako lang mag-isa. Pagkalaki-laki ng bahay na yun, pero ako lang mag-isa, natutulog pa ako, wala pa akong ilaw. Kasi ganun ako ka-brave. Ganun ako katapang. Tapos kaya ko magtrabaho, maghapon, parang hindi napapagod, yung ganyan. Naggagapas pa ako sa palayan. Naghahakot pa kami ng ginapas namin, lubog-lubog pa kami sa yung kayang trabaho. Pero ngayon, simula nung nagka-anxiety ako, para bang yung lakas ko noon, kinuha niya ngayon. Kasi wala talaga akong ultimo. Oo, kaya ko maghugas ng plato, pero hindi siya yung katulad ng dati na kaya mong trabahuin sa iisang araw lang lahat ng trabaho. Ewan ko, nakakainis, sobrang nakakainis na nakapagigil sa sarili kasi bakit ako nagkaganito? Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya ko. Pero dahil sabihin mo akong trabaho na yun na ganito yung nangyari sa akin, hindi naman ako nagsisisi. Lalo siguro nangyari sa akin to para marambas lalo kung maging matapang. Kasi siguro, ano lang sa akin ni Lord, no? Pagsubok ka sa akin ni Lord, kasi kung hindi ako matapang, binigay sa akin ito, tapos hindi ako matapang. Ang matagal na akong bumigay. Tapos hindi alam ni Lord na matapang ako, kaya, yun nga, tsaka, kaya nga, sobrang hirap, alam mo na, napakasakit. Gusto kong magtrabaho para makatulong sa asawa ko, hindi ko magawa. Kasi hindi kaya ng katawan ko. Sabi ko nga, gawain bahay nga lang, hindi ko magawa.
Tapos yung pang hindi naiintindihan ng ibang tao sa akin, akala nila tamad ako. For your information, mga Lalag City, ang katamad na tao. Ano yung tumalalas na share ko sa inyo? Kasi, maganda rin kasi na i-share mo yung ano, yung nararamdaman mo, diba? Hindi siya biro. Para ma-aware din yung mga iba dyan. Yung iba dyan kasi mga natatakot sila mag-express ng nararamdaman nila. Kasi, yun nga yung nararamdaman na yung mga lalabs, gina-judge kami eh. Ang hirap kaya ng ganun. Parang ano lang naman yun eh. Gumawa ka ng mali, tapos hindi nila naiintindihan ko anong dahilan bakit mo nagawa yun. Ginudge ka nila kaagad. Diba yung ganun? Ang hirap kaya ng ganun. Hindi nila nararamdaman. Porke ba't hindi nila nakita? Hindi nila alam ang buong istorya. Ginudge na kaagad yung pagkatao. Ang hirap. Kaya hirap kaming mag-out. Or hirap kaming sabihin kung ano talaga ang nangyayari sa amin. Kasi, tingin namin, wala namin makikinig sa amin. Ginudge yung nararamdaman namin. Ah! Iba dyan, sasabihin nila, ah, may mas mahirap pa dyan na problema, ah, may mas ano pa dyan, malala pa dyan. Oo, alam namin yun. Alam namin yun na mas may mahirap pa, mas may masakit pa. Pero hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman namin. Totoo man, mga lalabs. Dati, nung wala pa akong sakit, wala akong pakialam sa lahat. Yung tipong sasabihin nila, iba yung feeling ng walang anxiety sa mayroong anxiety. Kasi ang anxiety, mga lalabs, ano na yan eh, psychological na yun. Ibig sabihin, may problema na kami sa isip. Kasi may anxiety kami. Alam mo ang ibig sabihin ng anxiety? Lahat na lang kinatatakutan namin. Takot kaming mamatay. Takot kami kumain ng marami. Konting galos lang dyan, takot kami, baka marabis kami. Lahat ng galaw, mga lalabs, takot kami. Ganon ang effect. Sobrang tindi ng effect ng anxiety na yun. Kaya hindi siya naman. Hindi ka tulad nung wala kang sakit, wala kang anxiety. Pero okay lang, chill ka lang dyan. Kahit kung takbo-takbo ka dyan, makasub-sub ka, hindi ka man lang nai-nervous. Eh. Pero anxiety, mga lalabs, ibahin mo. Kunting galaw mo lang dyan, hindi ka pwedeng, okay lang mapagod. Pero yung utak mo nun, puro negatibo ng laman. Ganun ang nararamdaman ko. Pero, nakikita niyo ako, mga lalabs, kasi sabi ko, hanggat nasa puso't isip ko ang Panginoon, lahat ng, oo, matatakot ako. Matatakot ako. Pero natural naman na matakot eh. Kung wala kang takot, walang mangyayari sa buhay mo. So, ganun nga yung ano kong mga lalabs, no? Sabi ko nga kay Lord, Lord, patawad ko, natatakot ako. Kasi kung tutusin talaga, hindi ka dapat matakot. Hanggat nasa iyo ang Panginoon, hindi ka dapat matakot. Pero, sabi ko nga, Lord, sorry, natatakot man ako. Pero alam mo, nasa puso't isip ko, nandyan kayo. Eh, alam kong hindi niyo ako papabayaan. Matatakot lang ako, pero maya-maya mawawala na yan. Kasi hindi ko nga hayaan manalo ang takot sa akin. Kasi kung hayaan ko manalo ang takot sa akin, mga lalab, sa puso't isip, wala. Matsutsugi talaga ako. So, kailangan ko talaga lumaban. Isa na lang yung iniisip ko talaga unang-una si Lord God. Ano pa lang mangyari sa akin? Siya ang nakasalo sa akin. Pangalawa, ang pamilya, pinakapitan ko, ang asawa at mga anak ko, ang buong pamilya ko, na matagal ko na rin hindi nakikita kasi dahil nga nag-lockdown, hindi natuloy yung plano namin umuwi ngayong buwan na to. Pero hindi bali, ngayong taon na to, hindi bali. At least ang importante, okay ang lahat, safe ang lahat. Alam ko, hindi pinapabayaan ni Lord God ang buong pamilya ko kahit hindi ko man sila nakikita. Pasalamat ako sa araw-araw na blessings na binibigay ni God sa amin. Tingnan mo. Ayun na. Okay na ako. Nakawalurubo ako sa asawa ko kasi naistorbo ko sa binyag. Tapos naistorbo ko siya pinayan. Pinabili ko siya ng ano. Kasi sobrang solid. Nakita niyo naman mga lalabs. Nakalahati na nga lang kami nag-video eh. Huli na nga lang yung naisip ko na i-video para ma-share ko sa inyo yung nangyayari sa akin. Hindi sa pinangangalandakan ko ang nangyayari sa akin mga lalabs ha. Nais ko lang i-share sa inyo. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng mga kalalabs natin dyan na nagsasuffer ng anxiety, depression.
ako pilit ko nilalabanan kasi meron akong lola nung nagka-na-depress mga lalabs. Ilang taon yun, ilang taon siya na-depress. Baka sobrang, sobrang depression ang pinagdaanan. Ayan na yung asawa ko. Makakainom na ako ng gamot. Pero okay na ako mga lalabs. Thank God. Okay na. Narurot mga pamahal niya. Sobra. Kaya mo, barurot na ako. Ang asawa ko rin, ang istorbo ko. Ang pandaki. Ano pa ako? Ano pa? Saan lang? Tama, mangalgal na. Kay? Buo to? Alam. Buo naman ko? Pagalgal ko naman kanya ito. Mga pagkain na ka. Di ba kalahati lang? Wala kasi mabibila ng gamot dito sa lugar namin. Eh, tumakbo pa si Mr. sa ang Rubo. 120 ang aking takbo. Huwag tumatay. Pinagpawisan na ako. Kanina nilalamig ako. Paano kasi na Si talaga, alis mamamatay na ako. Alakas ang ilo. Pag-alakay doon. Yan na yung gulalo, ma'am. Yan na kayo? Ha? Okay. So, mga lalabs, salamat sa Diyos. Kahit paano, ma-recover na ako. May konting manhid pa, pero konti na lang. Hindi siya yung katulad kanina na solid talagang, alam yung sinasakal ka, sobrang sakal, hindi ka makinga. Ganon yung pakiramdam ko malo. Tapos, alam mo yung na-atake ka, hindi mo maano yung mga kamay mo. Hindi mo siya makontrol. Or hindi, oo yun, hindi mo siya makontrol. I-upload ko agad-agad to, itong video na to, hindi naman sa inaano ko pinangangalandakan ko sa buong mundo yung sakit ko o yung problema ko. Gusto ko lang naman i-share. Gusto ko lang naman i-share yung pinagdadaanan ko. Ayun pala mga lalabs, kain pala muna tayo. Ang ulam namin bulalo. Kumakain na ako. Nakainom na ako ng gamot. Yung asawa ko ruro. Yung asawa ko Rubo, nagbarurot siya ng over 120 sa kanyang motor para lang makabili ng gamot ko. Kawa naman Rubo yung asawa ko. Pero salamat. Salamat sa mga anak ko, sa asawa ko na hindi ako pinapabayaan. Lalo na yung asawa ko talaga. Super duper ano. Thankful ako sa kanya. Kahit anong mangyari sa akin, lago siyang nandyan. Sobrang ano. Alam mo yung nakaka-feel, nakaka-overwhelm lang na may pamilya ka ng ano, umaalalay sa'yo. Ang swerte ko, diba? Kumpara sa ibang may pinagdadaanan, hindi ko naiintindihan ng ibang pamilya. Kaya, diba, pagpasensyahan nyo ng mga lalabs, i-upload ko to, walang edit-edit to, upload ka agad yan, wala akong ano, hindi ko na i-edit yan. Bahala na. Ngayon, naka 34 minutes na ako. Hindi bali. Basta may share ko lang sa inyo para din ma-aware din yung ibang mga katulad ko na pinagdadaanan yung ganito na sabi ko nga, hanggat nasa puso at isip natin si God, hanggat number one talaga trust, yung tiwala natin sa Panginoon, maging solid yun. Pag solid ang tiwala at pagmamahal natin sa Panginoon, malalagpasan natin. Gaya ako. Akala ko, wala na eh. Kasi hindi ko na kaya eh. Pero, ano mo parang walang nangyari lang, di ba? Pero sobrang ano, sobrang thank you talaga ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinapabayaan. Lalo na sa, ito ngayon, nagsumbong na naman ako. Sobrang ano, thankful ako sa Panginoon at sa pamilya ko. Hindi ako pinabayaan, lalo na asawa ko. Naisturbo ko parubo yun sa ano, sa binyag. Tapos yun nga, yung bumalik na siya ngayon doon, pinabalik ko na siya kasi okay naman na ako. Ayun, kakain na lang ako. So, kain pala tayo mga lalabs, ha? Ayun. Pasensya na kayo kung mahaba itong ating video. Kaya kayo, gusto ko lang.
At least, kumbaga, at least yung mga tao dyan ng mga judgmental sa mga kapatid ko na pinagdadaanan. Huwag naman. Salamat sa pagsuporta. Magpasalamat kayo na kayo hindi nyo pinagdadaanan ang pinagdadaanan namin. Yun lang yung gusto kong i-share.